Alam niyo ba kung ano yung headset? Ay, hindi yung headset na yan. Yung headset na yun. Headset ng bisikleta ang tinutukoy ko. Alam niyo ba kung ano yung headset? Hindi yung headset na yan. Kasi nasa Bike Tech Tuesday tayo. So, syempre, headset ng bisikleta yung pag-uusapan natin. Alright, so Tuesday na naman. So, welcome sa another episode ng ating Bike Tech Tuesday. At sabi ko nga, pag-usapan natin tungkol sa headset ng bisikleta. Noong nakaraan, pinag-usapan natin tungkol sa chainring. So, kung 1x, 2x, 3x, kung hindi nyo papapalo dyan, click nyo na yung link sa taas. At ngayon naman, sabi ko nga, headset ang pag-uusapan natin. And syempre, bago tayo magpatuloy, para sa mga bagong viewers natin dito sa channel, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, click nyo na rin ang notification bell para sa ating mga latest na uploads. So, pag-usapan natin, headset. Ano ba yung headset? So, yung headset, ito yung nagkokonekta sa tinidor at sa frame nyo. Andito rin yung mga bearing natin, yung headset bearing, na nagiging responsable sa pagliko natin. So, pag lumiliko tayo, yung bearing or bulitas ng headset ang responsable dyan para hindi siya maganit or hindi siya mahirap iliko. So, imagine nyo lang, pag wala yung headset na yan, syempre, may friction, may ano, mahirap pa kayo lumiko. Kung may bala kayong mag-upgrade ng headset, kung may bala kayo na mag-assemble ng bisikleta, panoorin nyo ng buo itong video na to para maintindihan nyo kung ano yung headset na para sa inyo at ano yung headset na hinahanap nyo. May tatlo kang kailangan i-consider kapag naghahanap ka ng headset or bibili ka ng headset para sa ina-assemble mong bisikleta. So, una-una, yung head tube. Anong klase ng head tube ang batalya na meron ka? Kasi meron dyan tapered, magkaiba yung sukat, which is pag-usapan pa natin mamaya. Meron din namang standard, yung 1 inch lang siya. Meron namang oversize or yung 1 1/8. So, kailangan malaman kung ano yung head tube ng bisikleta na pagagamitan mo. Yun ang unang-una. Susunod, is yung steering tube ng tinidor. Ano yung size ng steering tube ng tinidor na gagamitin mo? So, meron tayo dyan hindi threaded at meron din tayong threaded. Kadalasan ng mga hindi natin threaded is oversized na or yung mga bagong, ano na, bagong klase na ng tinidor, 1 1/8. Susunod na kailangan may consider is yung bearing or bulitas. Sealed bearing ba or bulitas pa? Depende yan sa bisikleta ng pagkagamitan mo. Okay, so malipat na tayo sa mga klase ng headset. Itong unang makikita nyo, yan, standard ang tawag dyan, yung standard na headset. Ang standard, ito yung kadalasan sa mga vintage na bisikleta or mga unang modelo pa. Sa panahon ngayon, bihira na to, hindi na masyado itong ginagamit. Pero karamihan ng mga Japanese bike, naka-standard na headset pa. So kadalasan, yung mga standard natin ay may tread or threaded siya. So para makabit ang standard na headset, pinepress din yan papunta sa head tube ng bisikleta. And then meron siyang mga iba't ibang parts na kailangan mo ilagay, kasama na yung bearing. And most of the time, ang mga bearing nito is bulitas pa. Or hindi pa siya sealed bearing, yung bilog-bilog pa. Madalas ito makikita nyo ngayon sa mga Japanese bike and sa mga lumang bisikleta and mga vintage na road bike. Ang kadalasan din ng stem na ginagamit sa kanya is yung mga quill stem. Or nung bata nga ako, ang tawag nila gooseneck. So ang paglalagay niyan is ganyan. Yung nakikita nyo sa video, yan ang paglalagay ng quill stem. So kapag ganyan ang stem ng bisikleta nyo, most likely yung headset nyo is standard na headset. So, yan nakikita nyo na klase ng headset na yan. Yung tawag yan is threadless or oversized na headset. So, anong pinagkaiba ng oversized? Pag sinabing oversized, 1 1/8 ang sukat niya. Ang standard kasi, 1 inch lang. So, meron mga threadless na standard na headset, pero bihira siya eh. Hindi na siya ginamit. Simula na lumabas itong oversized. Ito na naging parang standard ngayon na sukat ng mga steering tube. So, 1 1/8. Ang malaking pinagkaiba niya compared sa standard na headset is yung tread nga. Wala na siyang tread. Ito na yung ginagamit sa mga modern na bisikleta. Madalas ang bearing niya is sealed bearing na. Pero meron pa rin mga hindi sealed bearing. Pero sa panahon ngayon, is sobrang mura na at affordable na yung mga sealed bearing. So, karamihan ng bearing niya nilalagay sa kanya is yung mga sealed bearing na nga. Okay, so susunod natin na klase ng headset. Oversized din siya. Press fit pa rin siya, no? Kailangan pa rin siyang i-press. Pero ang tawag dito is internal. Internal or zero stack na tinatawag. Pag ganito, alam ko ito yung common sa mga Trinks ngayon and Faxter. Meron pa rin siyang cup yung headset, pero kailangan mo siyang i-press pa rin or ibaon pa rin sa frame ng bisikleta mo. Okay, so ang pinagkaiba lang niya is yung head tube ng bisikleta, mas malaki ang butas kasi kailangan niyang ipasok yung pinaka-cup sa loob. Hindi katulad ng isang klase ng headset, yung oversize, nasa labas pa rin yung cup niya and nagdadagdag siya sa taas or tangkad ng head tube. Unlike nitong mga internal or zero stack, pag nabuo siya, halos hindi siya kita or hindi siya nidadagdag ng height dun sa taas ng head tube. Kasi yung mga head tube, may ano rin yan sa geometry eh. Meron din yung epekto kung gaano kalaki. Usually, ng pang matatangkad na bike, matataas ang head tube. Itong zero stack, kadalasan ginagamit to sa mga road bike na masaselad sa sukat para sa taas na lang nagbabago ng sukat kung lalagyan pa ng spacer or hindi.
Common din to sa mga road bike tsaka mountain bike. Right, and ang susunod naman natin, itong integrated. Ito malilito ha, kasi yung internal, meron pa rin siyang cup, pero press fit siya. Itong integrated, ang cup niya kasama na doon sa frame. So, hindi mo na kailangan gamitan ng press fit. Ito yung tools na ginagamit namin panlagay ng headset. So, pinapress fit namin sa frame. Pag hindi na kailangan gamitin yan, most likely, integrated na yung headset. When you say integrated, ang ibig sabihin to is built-in na siya sa frame. So, ang nilalagay nilang dyan is yung mga bearing. So, kadalasan sa mga bearing is 45 degrees yung ginagamit. Meron ding dating 36 degrees pero phase out na yon. Most likely, pag may nakita kayong 45 na number doon sa bearing, yun na yun, 45 degrees. So, kadalasan 1 1/8 pa rin yung steering tube na gamit dito. Parehas din ng oversize. Pero, ang pinakamalaking difference niya dito is hindi mo na siya kailangan gamitin ng tools na pampress. Dahil, nasa frame na mismo yung pinaka-cup nung bearing. Pagkatapos na integrated, ito ang pang isang klase. Tapered. Okay, huwag kayong malilito ha. Pag sinabing tapered, pwede siyang integrated, pwede siyang internal, kahit ano doon sa dalawa. Okay? So, ito yung integrated na tapered. Wala siyang cup, bearing na kaagad, hindi mo na kailangan ng press fit na tool. So, ang tawag dyan is tapered na integrated. Ito isa naman, ito yung internal na tapered. So, meron pa rin cup, kailangan pa rin siyang i-press. Yan, ganyan na itsura niya. Pero, ang pinalaking pinagkaiba niyan is, pag sinabing tapered, malaki yung nasa ilalim na bearing. Ang taas niya is 1 1/8. So, yun yung normal na oversize natin. Ang ilalim naman niya is 1 1/2 or 1.5. Mas malaki yung ilalim kaysa sa ibabaw. Yan ang tapered. Kadalasan na gumagamit ito is yung mga mountain bike like mga enduro, downhill, yan. Kadalasan yan sigurado ha, halos lahat eh naka-tapered. Ang isa pang gumagamit ito sa road bike naman ang mga tapered is yung mga carbon para maging mas stiff or mas matigas yung ilalim na part ng headset. So pag, dahil sa paglaki ng bearing, mas giging mas stiff siya, mas maganda yung handling or yung ride ng bisikleta. So yun na reason. So again, ang tapered pwedeng internal at pwedeng integrated. So, yun ang dalawa nyo kailangan nyo i-consider. So, yan. Madali lang yan. Standard sa mga lumang bisikleta. Oversized na threadless sa mga kadalasan ng modern. Kapag malaki masyado yung butas, kailangan mo ng internal or zero stack. Kapag magkaiba yung size na ibabaw sa ilalim, tapered yan. So, yung mga bearing naman yan, check nyo lang kung anong size. May number naman yan. Yun at yun din naman ang kailangan nyo. And kadalasan, pag bumili naman kayo ng headset, isang set yan. Sa maintenance naman ng headset, siguro every 3 months, pwede na yan. Pwede mong grasahan. And kapag nag-a-assemble ako ng bike, hindi ko nire-recommenda na sobrang daming grasa na ilalagay. Lalo na kung sealed bearing. Kasi pag sealed bearing, bali wala naman yung grasa sa labas niyan eh. Ang mangyayari lang dyan, mag-a-attract lang ng dumi yan, dadami lang yung dumi. So, ang ginagawa ko dyan is konting-konting grasa lang para lang protection lang in magpilasok ka ng tubig. Yung iba kasi pag nag-a-assemble niyan, pinupuno ng grasa. Baliwala yun sa sealed bearing kasi ang sealed bearing, nasa loob naman yung importanteng part niyan eh, nasa loob ng bearing mismo. Pero kung magagawa kayo ng headset na ang gamit pa ay bulitas, yan, pwede nyong punuin ng grasa yan. Kailangan ng maraming grasa niyan. May tanong pa kayo tungkol sa headset or meron akong hindi nasabi, comment nyo lang sa comment section. Meron kayong gustong i-share about sa headset, share nyo lang sa comment section para makatulungan natin yung mga iba pang nanonood ngayon. Alright guys, so again, ako si Lawrence, Lawrence Cycles, and every Tuesday, mag-upload tayo ng content tungkol sa bisikleta and sana may natutunan kayo ngayon. I hope natutunan nyo at nalaman nyo kung ano yung headset na para sa inyo. Thank you guys for watching. Go vegan! Sabi ko nga nung nakaraang vlog natin, pinag-usapan natin ang headset ng bisikleta. Nung nakaraang pinag-usapan natin ay tungkol sa... Pinag-usapan natin last time. Alright, so pag-usapan natin, headset. Ano ba yung headset? So yung headset, ito yung nagko-connecta sa... Okay, so siguro kung kaya nyo pinanonood yung... Okay. So, paggamit niyan... When you say integrated, ang ibig sabihin to is built-in na siya sa frame. So, nilalagay na lang dyan... So, nilalagay na lang dyan is yung bearing or yung bulitas. Pag sinabing tapered, kadalasan yan sa mga pan-downhill.